First of all, syempre kailangan meron kang email account or Gmail account, no? And then kung cellphone po ang gamit natin, make sure na na-download mo po ang Google Meet at Google Sheet na app. Pwede po siyang i-download sa App Store or sa Play Store. Ayan, so ganito po yan. Magsisend po ako ng link sa ating GC or sa group chat. No? Ganyan po yung magiging itsura. At ang gagawin nyo, i-click nyo lang po yung link na yon. Then, magdidirect na po siya sa Google Meet. Ayan. So, kunyari loading, no? Ayan, so kapag napunta na po kayo sa Google Meet, ganyan po yung magiging itsura. Make sure lang po na i-click ninyo yung audio button or yung mic button. No? Ite-turn off po natin yan. Kailangan maging color red po siya. Ayan, kapag pinindot nyo. Ibig sabihin, naka-turn off na yung mic nyo. And after nun, pwede na po kayong mag-join meeting. No? I-click nyo na po yung join meeting. Ayan. Kapag na-click nyo na po yung join meeting, ayan, yan na po yung lalabas. Kapag nakita nyo na po yung pangalan nyo dyan sa baba, ibig sabihin, kasama na po kayo o naka-join na kayo sa meeting. Ayan. Then, after po nyan, halimbawa, meron po kayong gustong isabihin o idagdag or meron po kayong mga katanungan, pwede po natin siyang i-chat. No, yan pong nasa gitnang button, ayan po yung ating chat box, no? So diyan po kayo pwedeng mag-type, no, ng inyong mga tanong or kung meron po kayong gusto pang sabihin, ayan. Diyan niyo lang po ita-type at makikita po yan ng pinaka-host or ng MC, no? At susubukan po nating sagutin. Ayan. So ayan po, nag-type tayo at makikita nyo, mag-a-appear na po siya sa chat box. Ayan, para naman po sa attendance natin bukas, syempre gagamitin na po natin yung Google Sheet. No? So, magsisend lang po ako ng link sa GC or pwedeng sa chat box ng Google Meet. Sasabihin ko naman po sa inyo yan, i-click nyo lang po yon. Then, lalabas na siya. Especially kung na-download mo na yung Google Sheet na app. No? So, kung makikita nyo, nandyan na po yung Kinder Orange 1 and 2. Ayan. Nandyan na rin po yung Kinder Red sa kabila naman. So, kung anong section kayo, syempre, doon po kayo mag-fill up. Kung first session or second session, ganun po. At para naman po masagutan nyo siya, syempre, kailangan pipindutin nyo po yung pencil na button. Tapos, lalabas na po yan, yung tanong na yan. At pipindutin nyo po yung nakalagay na use the app, no? Para po mag-direct na siya or doon sa Google Sheets na application. Tapos pipili lang po kayo ng Google account na gagamitin ninyo. Then, ayan na po. Pwede nyo na po siyang sagutan. No? Pwede na po kayong mag-type. Ayan, kung napapansin nyo po, merong color red. Kapag po nakita nyo may color red, doon sa column, ibig sabihin po niyan, meron nang nagta-type o meron nang nag-i-input ng detail doon sa column na 'yon. No? So every time po na merong magta-type, ayan po yung lilitaw sa inyong screen. No? Kung may nauna po sa inyong mag-type doon sa screen na 'yon, doon sa column na 'yon, meron pong lalabas na color red na line. So meaning noon, doon lang po tayo sa susunod na column magta-type. Yung kasunod po ng kulay pula. Kung pula man po yung unang tatlong column, doon ka sa pang-apat na column magta-type o maglalagay, mag-i-input ng detail ng bata. Ganun lang po. Ayan. So, for example, ayan nga, nag-input na sila ng detail. So, doon ka na sa susunod na column magta-type. No? So, for example, ayan, tinype ko na po kunyari yung pangalan. Ayan, nag-type ako. Ayan. So, pagtapos na po tayo, doon naman sa kabila, ang ilalagay lang naman po, pangalan ng bata, tsaka pangalan ng magulang o ng guardian. Kapag po na-type nyo na, tapos na po tayo, i-click lang po natin yung check na button. No? So, yun lang po.
Tapos na po, nakapag-attendance na po tayo. Lalabas na rin po yan doon sa attendance ko or sa copy ko po. No, makikita ko kung sino ang nakapag-attendance at hindi. Ganun lang po siya.